is Rosetan Garcia and it's another skincare related video and share ko sa inyo guys ang experience ko sa loob ng 5 araw ng paggamit ko ng sikat na JEJU ALOE from FreshSkinLab. So if you are interested, just keep on watching. Welcome back to my channel. So for today's video, I will be doing now is my impression and then share ko sa inyo guys ang na-experience ko sa tuloy-tuloy na 5 araw ng paggamit ng product na to, which is the Fresh or the JEJU ALOE from FreshSkinLab. So nabili ko to sa Watson sa halagang 199 pesos for 300 ml. So hindi na siya masama guys kasi 300 ml na siya. Marami ka nang makukuha sa kanya. So my first impression nung bibiling ko yung product nito nung nabasa ko ang aloe soothing gel lotion with cooling effect. So when you say gel lotion, lalo na I'm not a lotion type person. So hindi ko talaga ako fan ng mga lotion type na mga skincare product. So sabi dito, so ang next na imagine ko agad na or na ang naisip ko agad is baka maging malagkit yung feeling niya, lalo na pag nilagay mo siya sa mukha mo, paka maramdaman ko na parang may nakalagay talaga sa mukha ko. So, ang ginawa ko that night guys, so, pag-uwi ko sa bahay, ginamit ko na agad siya that night. And then, hindi nga ako nagkamali na malagkit nga ang kanyang structure sa mukha. So, mararamdaman mo talaga na there really something na parang nakadikit sa mukha mo, naka-apply talaga sa mukha mo. But, good thing guys, so this is a paraben free, ibig sabihin, so safe siyang gamitin kasi when you say paraben, so paraben, it can cause cancer. So, ayun nga guys. So, sabi naman dito, with cooling effect. So, yun nga, kahit hindi mo siya ilagay sa ref guys, or room temperature lang siya, so mararamdaman mo pa rin talaga yung cooling effect niya sa mukha mo. So, pero yun nga, dahil nga sa malagkit na feeling niya, so the next day, hindi ko na siya ginamit. So, by the way guys, nabili ko pala to bago mag-ECQ. So, dahil nga nung happening nga na yun that night na sobrang lagkit niya sa mukha and then natapat pa na mainit, hindi ko na siya ginamit. Pero nung na-discover ko guys na masarap pala siyang gamitin pag galing siya sa refrigerator. So, nung nailaga ko to sa aking in-laws and then ginamit ko siya. So, ang sarap pala niya gamitin and then lightweight lang yung kanyang structure sa mukha. Hindi siya ganun kabigat. Pero mararamdaman mo pa rin na talagang parang merong naka-apply sa mukha mo. And then, yun nga. So, nung nalaman ko na ganun siya, kaya lang, so that is my problem. Lalo na sa mga tao na gustong gamitin to, na gustong gamitin to at bago gamitin to ay nakalagay mo na siya sa ref. Pero that is a big problem, lalo na sa kagaya kung walang ref. So, mahihirapan talaga ako. So, wala akong choice kundi magtiis sa paggamit nito with the room temperature lang. So, ang kanyang temperature. So, but good thing may storage box naman kami dito na pwede kong lagyan ng ice. And then, ilalagay ko lang to, pwede ko na siyang gamitin ulit. So, ayun nga, ginamit ko siya ng for the next 5 days ng tuloy-tuloy guys. So, evening and then sa morning. So, nilagay ko siya. So, na-absorb ko yung dalawa. Nung nilagay ko siya sa gabi. Nung gabi ko siya nilagay. So, medyo matagal siyang ma-absorb ng mukha ko. And then, talagang mabigat talaga yung feeling niya. Kahit na hindi siya ganun kainitan. So, mabigat talaga yung feeling niya sa mukha. And then, the next morning, guys. So, papakita ko sa inyo, guys. Yung kagabi kong nilagay. And then, yung the next morning. Ito yung itsura ng mukha ko. So, says yung glowing effect and then yung glass skin effect, makikita mo talaga pagkagising na pagkagising mo. But, pag once na hinawakan mo yung mukha mo, mararamdaman mo yung residue ng lotion and then yung mga germs na kumapit sa mukha mo. Siguro, yun nga rin dahil nga gawa lahat ng alikabok during that night and then nasa hagap na nung mukha mo kasi nga lotion type siya, so malagkit nga yung kanyang structure. Pero ang na-observe ko naman sa kanya, nung nilagay ko siya nung umaga, so, ganito ko kasi siya ilagay. Kaya lang, what I don't like in this product, guys, is the packaging. So, hindi siya hygienic. Kumbaga, pag nag-dip ka dito and then hindi malinis yung kamay mo. So, better make sure na you sanitize your hand before using this product. So, dito na lang ako sa takip kukuha. So, ganyan lang kanipis ang aking paglagay. Kasi, yan. So, pagka gantong day hour or morning or may araw pa, so, madali siyang madali siyang ma-absorb ng mukha ko. Yun yung na-absorb ko sa kanya. Unlike sa gabi ko siya nilagay. Ang tagal niyang ma-absorb. And then, hindi siya ganun kalagkitan pagka lumaon. Unlike nung pagising ko sa umaga. Talagang guys, na parang lahat ng residue nung lotion ay napunta.
naiwan talaga sa mukha ko, na sobrang lagkit niya. And then parang lahat ng germs na nandito sa paligid ng bahay namin, hinakot lahat ng mukha ko. So yeah, ayan guys, so talaga naman with yung cooling effect na claim niya, so talaga mararamdaman mo yung cooling effect na masarap siya sa pakiramdam, pero yun pa din, mararamdaman mo pa rin talaga yung sticky feeling niya. So ayan guys, so, it can give my, make my skin plump. So talagang ang lambot niya sa skin pag nilagay mo, lalo na pag nagtagal. So problema rin kasi sa akin, medyo pawisin din ako, kaya hindi talaga sa akin preferable ang lotion type ng mga skincare. So ayan guys, but guys, if you want to hydrate your skin, or if you want more hydrating skincare product, so this is suitable for you, especially for if you have a dry skin. Ayan. So this is advisable na gamitin, lalo na if you have a dry skin. Ayun nga, kung gusto mo, siguro gagamitin ko lang to kung gusto ko mag-hydrate ng skin, no? Gagawin ko siyang parang mud pack, pero in my everyday use. So, parang hindi ko siya advisable gamitin kasi nga, so, nadismaya rin ako sa loob ng 3 araw or during 3 days or nung pang 3 days ko ng paggamit ng product nito. So, pagkagising ko, bumungad sa akin ang nagmumurang pimples. Look at this. So, ayan. So, ayan guys. So, hindi ako nagkaka-pimple sa mukha. So, hindi ako madalas magka-pimple. Lalo na dito, hindi pa ako nagkaka-pimple dyan. So, dito, manapa dito sa aking triangle zone ng aking mukha. Madalas ako magka-pimple dyan and magka-acne, because that is a, itong part ng mukha natin ito is very sensitive yan. So, yan yung mga acne-prone na part ng mukha natin. Pero dito guys, so hindi talaga ako dyan nagkaka-pimple. So, nagulat talaga ako bago ko pagawin yung review sana na to. So, lumabas na yung pimple na yan. So, ayan. So, malaki rin siya. So, kung mapapansin nyo. So, isa lang naman siya. Kaya lang pag hinipo mo, malaki talaga siya. And then, sa loob yung pimple niya. So, yun nga. 3 days ko palang gumagamit ng product na to. And then, lumabas agad yung pimple. And then, kung makikita nyo yung mga butlig-butlig ko dyan. Ayan. So, sabi ng sister ko, so itigil ko na raw yung paggamit nito. So, siguro nga hindi ko na siya itutuloy-tuloy. So, siguro gagamitin ko lang siya personally ha. If I want to hydrate my skin nga, ito yung gagamitin ko. Pero kung normal day lang naman, so, kaya halimbawa, alis ako, pupunta ako sa mainit, or halimbawa, mainit sa labas. So, yun, siguro gagamitin ko yung product na to. Pero pagka everyday use or every night, so, hindi ko siya advisable gamitin para sa akin. So, hindi ko siya preferred gamitin kasi nga, I'm not a lotion type person. So, hindi ko rin gusto yung structure niya. And yun nga, hindi ko rin alam kung ano ba ang mangyayari sa akin pagka ginamit ko pa to. Pero siguro gagamitin ko pa siya for the next 5 days. And then titignan ko kung mawawala ba yung pimple ko na yan. And then yung mga butlig-butlig ko na yan. Siguro then maybe dahil nagpapalit or nag-a-adjust yung skin type nung mukha ko. Kasi nga, nabigla akong nag-change ng skincare product from nag-rejuvenating set ako. And then nag-change agad ako dito. So siguro nabigla yung skin type ko or yung skin ko. Kaya nag-a-adjust sa, kaya sa lumabas ng, nilabasan siya ng pimple. So, hindi ko din alam, but, so, sabi din naman kasi nila, before testing a product, so make sure na, or before reviewing a product, or bago mo malaman talaga yung pinaka-result ng product, so sabi nila, based on my research, 28 days mo dapat siyang itatry, bago mo malaman talaga yung pinaka-result, or kung maganda ba yung magiging result sa'yo, or hindi. So, siguro ako, itatry ko pa siya for the next 5 days, so, or for the next, or for the whole 2 weeks, pero yung 28 days, guys, baka hindi ko nakayanin, lalo na kung maglalabasan lang yung mga pimples ko, and then yan. So, for the next 2 weeks, guys, I will give you an update, a follow-up update, kung ano pa ang nangyari sa aking mukha. Ayan. So, but this really good, lalo na nga if you want to hydrate your skins. Kasi nga, sobrang nakakapagpa-hydrate to, lalo na to, especially if you have a dry skin. This is very advisable para sa inyo. So, I re-recommend ko to para sa mga dry skin, but in para sa mga taong oily skin, hindi ko sure kung recommended siya kasi nga, gaya ng experience ko, malagkit siya sa feeling. And then, yun nga, parang merong nakalagay talaga sa mukha mo na mararamdaman mo. So, pero yung cooling effect niya, kahit hindi mo siya lagay sa ref, yes, mararamdaman mo yung cooling effect niya, guys. So, guys,
So, ayun lang. So, I will give you an update regarding after 2 weeks ng paggamit ko nito. Kung ano bang mangyayari sa aking mukha. Makakaalis nga ba siya ng pores? Maalis nga ba niya ang aking tumubong pimples and then yung butlig-butlig ko dito? Or magiging worse lang yung result nung paggamit ko ng product na to? So, guys, bibigyan ko yung update and I hope na may natutunan kayo sa video na to. So, this is short review and impression regarding a JEJU ALOE of Fresh Skin Lab. So, ayan. So, pwede rin kayong mag-order sa page nila. Kontakin nyo lang yung page ng Fresh Skin Lab and then sabihin nyo, pa-order po. Ganon. So, pwede kayong mag-order sa kanila kasi nga, ECQ ngayon kung hindi kayong makalabas. So, I hope you like my video, guys. And I hope to see you on my next skincare review. So, ayan, guys. So, sana don't forget to subscribe on my channel para naman... Road to Barbie skin na tayo mga best. So, bye!